Dito na po tayo sa hindi naman inapin natin kababayan, ang OFW Alert. Nagpapasaklolo po sa atin ang OFW sa Riyadh na si Ma'am Rain Ann Banao. Panahon na raw po para makauwi na siya dito sa Pilipinas. Hindi lang daw po Sampala ang inaabot niya sa Balasubas na employer. Binabato rin daw po siya ng home appliance. Ngayon po ang kanyang panawagan. Ma'am, makaawa po ako sa inyo. Takot na po ako dito sa panglimang amo ko. Una po, kinaltasan nila sahod ko. Naglilinis po ako sa kwarto niya. Bigla po akong pinalabas. Tapos nakalimutan ko pong ilabas yung termos. Hinampas niya yung termos sa likod ko. At nasa ilang telepono si Ma'am Ruth Duran, kapatid ni Rain Ann, ang OFW sa Riyadh. Magandang tanghali po sa inyo, Ma'am Ruth. Magandang tanghali din po, sir. Kailan po kayong nag-usap huli ni Ma'am Rain Ann? Nag-chat po kami kagabi, sir. Okay. Hanggang ngayon po nasa employer pa rin siya, employer niya sa amo. Okay. At minamaltrato na po siya palagi? Hindi naman po palagi po. Laging galit daw po lang yung amo niya sa kanya. Pag nagkamali daw po, sir, sinasampal daw po. Sa konting pagkakamali, sinasampal siya. Bakit to pinag-initan siya ng kanyang amo? Opo. Okay. Naiparating niyo na ho ba itong ma'am sa kanyang agency dito sa Pilipinas? Noon pa po, sinasabi na po namin sa kanya, kaso po, sa kanila po, kaso na-close po yung NRS po na agency po nila. Sabi nila, inaano daw po, sinusubaybay naman daw po si Renan, pero wala naman daw pong nangyayari, sir. Sino po nagsabi nung wala nangyari, pinasubaybayan? Yung agency? Opo. Sandali lang po, mama. Miss Mariza Cruz ng OWA, magandang tanghali po, Miss Mariza. Magandang tanghali po, Sir Rafi. Ma'am, tulad po sa kaso nitong si Ma'am Rain Ann na sarado na po yung kanyang agency, paano siya matulungan natin na mapauwi na po? Kasi palagi siya minamaltrato ng kanyang amo. Huwag po kayo mag-alala, sir, dahil makikipag-ugnayan po tayo doon po sa ating polo para naman po yung ating pong OFW ay matulungan na makauwi kahit na po siya ay wala ng agency dito. Opo, kasi nga po. Anin po natin, sir, yung ating OMWA din po, yung Philippine Embassy po natin doon. Pero siyempre po, palagi po tayong makikipag-coordinate sa kanila sa mga bagay po na yan. Don't worry po, sir. Ayun, alam po namin na kapag kayo po yung nagbitaw ng salita, talagang may nangyari po. Miss Mariza, dahil diyan kami po ay labis-labis. Nagpapasalamat po sa inyo, Ma'am Mariza, ha? Thank you po, sir Rafi. Opo, thank you po. Ma'am Ruth. Sir. Okay. Si Ma'am Mariza po kanina nagsabi na a-action na po nila sa pamagitan po ng ating embahada doon sa Riyadh. And maging kami din po ay tututukan po namin to from time to time. Kami po ay gagawa ng follow-up and ibibrief po namin kayo, sabihin namin sa inyo kung ano na pong nangyari hanggang sa makauwi siya. Okay, ma'am? Ma'am Ruth? Maraming salamat po sa pagtulong niyo po sa kapatid ko, sir. Madam, bago matapos ang buwan, pinapangako po sa inyo, nandito na po yan. Kapatid. Maraming salamat, sir. Yes, madam. Walang anuman po. Ingat po kayo. God bless po, ma'am. Kayo din po. Salamat po, sir. Opo, ma'am.